Grace Aquino may tinapos na relasyon, humiling ng tatay para sa dalawang anak. Si Herbert Bautista nga ba ang tinutukoy ni Grace Aquino na napakalalim niyang hugot tungkol sa pagtatapos ng isang bahagi ng kanyang buhay? Mahabang caption ang inilagay ng Queen of All Media na ipinost niyang litrato ng mga bulaklak sa kanyang Instagram account kung saan nabanggit nga niya ang katapusan ng relasyon niya sa isang taong naging malapit at mahalaga sa kanya. Aniya pa ni Chris, sa simulang bahagi ng kanyang mensahe, like roses that take time to bloom, my health also needs time. Ayokong mapahiya sa inyo. There were too many stops and starts. Maybe God was really preparing for me this. So until September, weekly updates lang tayo. My family, meaning my siblings, I know now how to love and support each other in the way that each one needs. Our mom would remark how could she have given birth to 5 kids with such different personalities. It was this year that we realized kanya-kanya talaga. And that part of loving each other is respecting individual choices yet being there when you're needed and wanted but knowing our boundaries. Kasunod nito, sinabi nga ni Chris na may isang parte ng kanyang buhay ang natapos na. Ayon pa sa kanya, gusto kong magkwento sa inyo ng pagtatapos ng isang mahabang bahagi ng buhay ko, pero nagbabago nga ang mga tao. That's our story, not mine alone. So the parts I can share come from only what I personally said and did. Kwento pa ng TV host, talagang nag-effort pa siya na bisitahin sa lock-in taping nitong nagdaang Mayo ang tinutukoy niyang personalidad para personal na ibigay ang kanyang birthday gift. Ayon sa kanya, hinabol ko to arrive bago mag-midnight one night in May. Effort kasi 4 hours each way para lang makita ko siya for a total of 15 minutes. Lock-in sila for work but nag-PCR ako to be sure. Sa entrance lang nagkita, hindi sa loob. I simply wanted to personally greeted him happy birthday, gave him my gift and my letter. Sinuklian ko lang because nag-effort din siya nung birthday ko to personally give his gift that was meaningful, ani pa ni Chris Aquino. Pagpapatuloy pa ni Chris, pero nung May that was our the end. Siguro nga ang pinaka-safe pwede kong i-quote for my birthday letter was, I said, I wish him real happiness because we both deserve our version of me after you. After 7 years, we did become the best of friends and I know even that part is now over, dagdag pa niyang sabi. Sa huli, ibinigay niya ang dahilan kung bakit kailangan niyang ibahagi ang kwento nito sa kanyang mga flowers. Nagsalita na ko because I still have 4 years for Bim to experience normal. All his seen and known are dysfunctional relationship and I don't want him to become an adult without me trying to move forward and God willing, giving my sons a chance to have the stepfather they deserve because I know I'm not enough, katwiran pa ni Chris Aquino. Iniisa-isa rin niya ang mga qualities na hinahanap niya ngayon sa isang lalaking maaari niyang makarelasyon at makasama sa buhay. Ayon pa kay Chris Aquino, he doesn't have to be rich or famous. Better nga kung hindi siya public figure. Basta tama ang values, madasalin at integridad, matalino at masipag. Answer prayer na siya. I've achieved all my dreams. It's now my turn to focus on what really matters. Trying for my sons to get the father figure they never had. Chika pa ng TV host. Maraming netizen ang nagkomento na posibleng si Herbert Bautista ang tinutukoy ni Chris sa kanyang post. Nag-celebrate kasi ang dating mayor ng Quezon City ng kanyang 53rd birthday last May 12.
kaya hindi makaikpagaila na sa mga netizen na baka yung tinuktukoy nga ni Chris Aquino ay si Helbert Bautista, kasi nga napapabalita noon na sila ngang dalawa ay mag-on na. Sino kaya ang tinutukoy sa hugot ni Chris Aquino? Wish na lang natin si Chris Aquino na sana makita niya na ang the best father sa kanyang mga anak, at para na rin magkaroon siya ng love life.